for the expert lane, you need to match a hold. Then again, yung best pick for the X board. Is Cram gonna end up with something like a Paquito? Are they gonna pick up the Khalid instead? Kung gusto nila i-match? Kasi, okay, it is the Alpha nga na pinili nila. But of course, the signature Ruby ni Cram. What are they cooking up here, Fagas? When you need the range, the Lilia is the best pick na nakita ko talaga dito. Kung hindi Lilia, Farsa. Kung hindi doon, baka ano, Aurora? Nana? Aurora, wala na rin natitira. Wala na rin yung Vexana. Hindi rin naman feasible. Nakakakita ng mga Odette kasi dami pang cancel. Oh? So they pick up the mage na hindi halos makakancel. It's the Eve to complement the team fight na gustong mangyari ng Falcon Safety Brain. At ito na ang final compositions ng parehas na koponan. Isa ang magiging kampyon matapos ang game na ito. Last game for MSC 2024. The final stage is set. Casters, kayo na. Kinakabahan na ba kayo? Kasi kinakabahan na tayong lahat talaga. Eve ang naging last pick ng Pilipinas. Ang kalaban ay Ruby Alpha last pick. Meron pa Minotaur. Ito na yon. This is it! A game 7 of a lifetime. The last and final game. The final game here in Saudi Arabia, Riyadh, for the Esports World Cup MSC 2024. The streak, the undefeated streak ng SRG, ang makabagong bida sa mundo ng MLBB Esports. Kalaban ang Giants, kalaban ang halos dalawang taon nang nangunguna sa balota, Falcons AP Bren. Huling laban, Chantel Eve. Nasa kamay ng idol ng mga kids. Tiwala sa iba tayo dito. Tiwala tayo. Tiwala lang tayo sa idol ng mga kids. Medyo kinabahan tayo dun sa hero, pero baka ito ang huling baraha. Ito na ba? Ay, naalala mo yung combo ng Zaman Force tapos yung Eve, real-world manipulation? Binalik ba? Ito na yata yun. Pero feeling ko napaka-importante dito na magiging role talaga ni FlapTizzy tsaka ni Ogwen kasi sa kanila manggagaling yung bago mailatag yung mga yun eh. Oo, kailangan in the zone, work. Oo. Diba? In the zone, this work. Ano? In the zone, work. Naririnig ko yun eh. Hindi ko alam kung SB19 yun. But anyways, mema lang yun. Ang gusto ko lang sabihin, kailangan in the zone. Doon ka dapat lumaban sa loob ng mga zone na yun. Sa loob ng Zaman Force, sa loob ng real world manipulation. Pag wala ka sa zone na yun, delikado. Agilid ang vapor. Oh, ibig sa... Ay! Okay. Ano lang yun, more pox. So, ang problema ko dito, ate mo. Ano problema mo? Pag nag-Zaman Force kasi dito si Marco, hihilain siya ni Cram. Favorite din yung Ruby eh. Oo nga pala. Tsaka pwede siyang ano dito. Pwede nang pigilan. Oy, wait lang ah. Hindi yata mapipigilan. Kyle. Okay, Kyle. Four blades muna. Oh. Wala pang pang-five. Walang pang-five. Four lang. Nalmado muna. Nalma lang. Binakasarap lang. Eto guys, kami naman yung nagsasabi lang ng aming mga nararamdaman at opinion. May tiwala. Tiwala naman tayo dyan, Ate Mochance. Kasi kanina nakita naman natin na talagang inilaban ng Falcon Safety Brand para ma-extend yung ating serye. Hindi ko inakala, Game 7, Ate Mochance, nangyari. Oh, first blood talaga yun, kaya tayo nanalo eh. Oh, tapos, buti na lang, hindi na first blood kanina eh, no? Oh, kung nagkabaliktad yun, snowballing kasi snowball, talaga yung SRG. Snowball Gaming, link na to ni Kyle Tizzy. Ang sinabi natin 2 years ago, 2022, ang tagapagmana ng tusok. Mukhang nasa kanya na talaga ang tusok blade. Op! Hindi nalasit. Nalasit pa ni Segi. Hindi na mapag-contest. Tsaka siguro dito para sa side ng SRG, alam nila na nag-babuff muna dito si Kyle Tizzy. At ang kinagandaan is no information na purple pala yung inuna. So siguro para dito sa Falcon Safety Brain, they're more focused on getting the jungle first. Kailangan mauna muna sa farming, sa laning. Mamaya na lang daw yung mga objective. Oo, yung late game dito, medyo pumapabor ako sa lineup ng Falcon sa Ate Mochantel. Ang hirap makapush niyan. May Eve. Ang hirap ulihin. Wala kasing pang pasok dito yung SRG. Oo. Walang pang entry. Ang entry point lang nila dito yung Roger. Yung Eve parang kaya na kahit pa paano ma-withstand diyan eh, no? Kaya siguro kailangan mauna din talaga dito si Flap para merong konting pwestuhan ba? Konting init. Oo, ay wait lang, sabay top lane ah. Zaman Force coming in. Babanatan si Super Marco dito sa Super Marco. Makakapag chrono dash out lang.
Poke lang yung nangyari doon. Alam din dito na sa side ng SRG na delikado. Since the final game na nga to, ayaw mo na magkaroon ka ng pagkakamali na pagsisisihan mo. Awal talaga. Alam mo, nararamdaman ko yung kabog ng bawat puso na nanunood sa Pilipinas. Nararamdaman ko may nanunood sa mga smart TV nila na nakatayo na. May nanunood sa mga smartphone nila. May nanunood sa mga PC nila. May mga naka-Discord. Watch party pa yan. Nararamdaman ko maging yung mga mga watch party streamers. Nararamdaman ko na ang tunog ng kanila mga puso. Dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug. May beat. May beat pala. Tsaka, shoutout din sa mga nanonood dyan na pasulyap-sulyap ang gawa ng kaba. Yung parang ayaw manood pero sumisili pa rin. Kung akala nyo kayo lang kinakabahan, huwag kayo maglala. Ayong lahat kinakabahan. Alam mo, sinadjust natin dito kay Papa Pew Paramis, no? Pero sabi niya, hindi. Eve na to. Yun nga lang, nawala sa idea ko, Ate Shantel. Pwede rin pala nakawin ni Stormy yung ultimate ng Eve kahit papano. Lalabanan talaga pala nila to. Naku po, medyo Delix to ah. Delix B. Eto na, Ate Shantel. The Turtle. Nag-aabangan muna ang mga players natin dito. Nakikita mo na mga tao sa venue. Pero yung damage output dito ng F-Cup goods din eh. Ang nagpa-feeling ko nagpaiba lang dito yung Alpha. Kasi may damage yung Alpha. Ayan oh, mapapanish ka niyan. Kapag lumapit ka, Yops will take the first blood. At nagkatabugan na. Tempest of Blitz sinako dito. Sikis will take down Flap Dizzy. At yun yung ultimate view. Nilapitan si Pew dito. Medyo makunat ang SRG. Tatlo ang nawala. Papasok si Kyle. Kyle will manage to take one. Pero naglalakad siya. Meron pa siya mandiba dito. Mahabol pa siya ni Nakram. Kyle makapag-dash out. Yatap ata si Kyle, pare. Oh, Kyle, wala na siya patakas. Patakas. Tignan natin. Tempest of Blades. Sa bandang loob, wala ng Tempest of Blades. Apat in total ang nawala sa F-Cup. At dahil dyan, dun lumamang ang side ng SRG. Pero sa side naman dito ng side of Falcon sa Ibibren, nakapag-split push naman si Super Marco. So kailangan nila kapitan dito. Oh. Final slash sa may bottom lane. Makakabawi si Kram na makakunat yung balik buhay para mabaliktad pa yata, Benjin! Nabaliktad nga. Alam natin, problema talaga yung Ruby na yan eh. Favorite yan ng Shamalee. Yun talaga yun. Ano yung tawag natin dyan kanina? The momentum stopper. At may na-inistop ang momentum. Pero mamanatan. Buhay pa rin si Kram. Tignan natin. Kyle, naku, mamamatay ata agad. Patay agad! No! Tatlo ang wala sa F-Cup SRG. Tuloy-tuloy ang arangkada sa bottom side. Nako, parang nahihirapan ngayon. Kailangan, kung ikaw, Falcon Safety Brain, kailangan mo muna kumalma. Kailangan muna kumalma kung kailan papasok. Patay at medyo narattle yata. Idol ng mga kids ay lumalaban pa rin. Malalim, mama. Masyadong malalim. Okay. Alright. Okay. Oh, kalma. Baby, kalma. Pinapakalma lang. Kaya rin naman idol siya ng mga kids. That is the punish na gagawin ng F-Cup sa pagiging malalim masyado ng SRG. Pero kailangan pa rin mag-ingat kasi kamunti ka na si Pew dun. Oh, nakita natin dito para sa side ng SRG, sila din medyo umaasim. So kapag may mga asing moments, alam na Falcon sa AP Bren ang gagawin sa mga moments na yon. Pero so far, things are looking good para dito sa side ng SRG. Pagdating sa teamfight, nauuna din sila. At napa-aggressive nila. Kailangan may pumigil dito kay Kram. Kailangan talaga. Tingnan natin paano mapipigilan si Kram. Yun yung talaga pinaka-problema nila. Yung Ruby, Ruby last pick. Yun talaga, Ate Mo Chantel, ang aking ayun na naman, condition dito. Naaurahan kasi si Flap Tizzy. Sabi natin dito, ang bola ay na kay Flap Tizzy. Kailangan maging maganda yung positioning para mailatag yung swimming pool ni Kuya Pew dito. Kaso nga lang, laging nang kakalwit si Kuya Kram. Oo, yun talaga eh. Kram, Mr. Mark, yung kanyang journey dito bilang, alam ko, independent na agad si Kram simula nung teenage years pa lang niya. At dahil dito sa Ruby pick na to, pwede niyang mapigilan ang pag-arangkada ng F-Cup at pwedeng siya pa mismo ang makakuha ng kampiyonato. Kapag gumaw ng gumaw yung F-Cup, babanat lang siya, tapos life steal. Nakita mo kanina, di ba? Laban sa dalawa, parang nahirapan pa. So, inaabangan natin to for Farcon sa Ibibren. Ano yung pang-counter nila? Yung item, hindi pa natin nakikita. So, glowing one, dominance, eyes, lahat na mga pwede para dito kay Kram. Yun nga lang si Kais, meron ng blood wings. Oo, blood wings yun, di ba? Yung pakpak. At libreng turtle para sa SRG. 3K ang kalamangan ng SRG. Maganda ang sustain nila dito. Napakaganda. This is an alpha. May heal ka nung Minotaur. At meron ka pang
extra lifesteal mula kay Kram. Oo nga pala. Nasa The Oasis na rin si Minotaur. Oh. At saka yung ano dito, yung kay Innocent din, yung hero niya rin mismo ay mabilis din. Nabuhabalik yung buhay. So makikita natin ngayon kaya naman para sa ng RSG, SRG, sila talaga yung very aggressive. Lalaban nila to. Willing silang lumaban dito. Okay, Pompiang, nilabas si Marco. Na kay Super Marco ngayon. Ang bola, masasabi ko, Chantel, kasi hindi ganun ka nag-snowball si Kyle. Naging ready dito ang SRG. Open ang Ling. Remember, open ang Ling. Pero ang ginawa nila, binigay nila ang Ling. Ibig sabihin, G sila sumagot. Mm-hmm. Tsaka parang ginaya din nila dito yung pinaka-rotation. Ay, hindi. F-cup kanina. Pinaka-pagkuha ng mga heroes. Oo, kasi sabi nga ng panel natin, parang basically the same yung naging hero composition. Yung first three picks, rather, dito ng SRG. Ang patanong dito, sino pang shred mo dito kay Ruby? Oo nga. Actually, kahit kay ano eh, kay si Kais. Oo. Kailangan talaga maganda yung position ni dito ni Pew. E tingnan mo kapag nag-ulti pa si Pew, madali lang din pala siyang mauli. Sinasabi natin walang papasok, pero yung Ruby nga pala, may flicker yan eh. O, pero yung dumiretso nga. Ang Ruby ay isang, excuse me po, padaan po. Parang gano'ng kasimple nun eh. Pwede niyang lagpasan lahat. Bago ang ihip ng hangin. Kanina, for 6 games na nakikita natin, it was all out Falcons AP Bren in the early game. Mm-hmm. Pero ngayon, masasabi ko na lamang ang SRG kay 3K lang yan. It's really hard right now for FCAP to get a pick off kasi yun sana ang gusto nilang mangyari. Get the pick, use the Therese, the penalty zone, use the sweep na meron yung Arlott, and then get the burst. Oo. Na gusto nila, make space for Super Marco to farm. But the problem right now for SRG, masyado lang talaga din silang makunat. Plus yung damage output nila dito, Chantel. Grabe. Kayang tumapat yung alpha damage. Akala mo walang ganap yan, pero kapag nilapitan mo yan, mangangati ka talaga. Oo, tsaka nangyayari dito para si Kram na rin yung taga-set up play talaga nila. Kasi yung pang-counter set nila. Pero wait lang, ito na yung Lord. Masasecure din ni makokontest ng SRG. Ay, ng Falcon CP Bren. Libreng Lord. Ang koponan from Malaysia ay maghihintay na ngayon sa Lord na ito. Chantel, remember, hindi pa basag yung tower sa gitna ng SRG. Oo nga pala. Ang pinaka-importanting tore sa mundo ng MLBB. Oo, kasi yung purple buff na tinatawag na blue. Oo. Ay actually, mas mahihirapan pala dito si Kyle Tizzy. Nakalimutan na natin yung minigame. Ling nga pala yung gamit dito ni Kyle Tizzy. Okay. Lalaban na lang ngayon ng conceal. Lalaban na lang sila. Gera na daw to. Knock-upcoming. Knock-up is real. Yung Kram ultimate. Spew. Nag-ultimate na red. Gamit ay real-world yung revelation. Doon sa kapatang kita, press view is gonna be down. Habang si Kram dire-diretso lang. Hinahabol mga players ni Stormy. Ginamit ang flicker para mas mapaniin pa. Matay si Marco! Kapagil pa rin kay Kram. Super Marco na mapaligiran na naapit ang players ng RSRG. Double kill para kay Kram. Ang tanong ngayon, double ba to, Chantel? Kasi 30 seconds na palang wala si Super Marco. Basag dito yung Tori. May sabog pa naman to. At level 1 Lord. Meron pa Lord ah. Meron pa Lord sa may bottom lane. Oh my club. Pili ko masira yung Tori sa may bottom lane. But since this is the first Lord, kailangan makapitalize to ng SRG. Roger to, Chantel. Roger to. Unti-unti na sinisira dito yung Tore. Nadina si Pew. Pero wala siyang ultimate. Tingnan natin. Pew ang maiiwan dito. Mababurst down ba dito si Flat Easy? Binababa niya lang dito. Penalty zone. Patay. Kram will take the kill. Si Open na dito na din. Desperate movements. Wala si Innocent. Ay! Pero buhay pa rin ang apat dito sa F. Kasi buhay pa rin ang apat sa SRG. Magpaback lang muna sila. At wala na rin si Kyle. That is the first Lord of the game. Ganun ka na. Ganun kahirap ang Falcons AP Bren. SRG. Klarong-klaro. Nalamang-nalamang. Emphasize lang natin kung bakit napaka-importante na nabanggit na first Lord pa lang yun. Kasi most of the time, pag first Lord, ay, ay, dip. Nadedepensan na walang nasisira. Pero dito sa SRG, kamunti ka na nilang matapos yung laban. Ngayon, ito yung nagiging struggle kasi para sa mga players ng Falcons AP Bren. Lahat ng mga players dito ng SRG, kaya nilang pumasok kahit hindi sila nag-aantayan. Even yung Alpha dito, alam niya na kahit sino, tatalon din pag pumasok siya. Kayang tapatan eh, no? Oo. Kahit sinong tumalon, lalabanan nila. Kasi nga Ruby to, tas Alpha to yung sustain. Napakalupit. Narinig mo nga kung nandito kayo sa venue, kumakanta na ang fans ng Selangor Red Giants. Kumakanta na ang Malaysia. Grabe yung story dito ng Malaysia. Again, first time nila na makapasok sa Grand Finals. First time undefeated nung regular yes. season nila. Games lang yung mga natalo nila nung playoffs. 4-2 ang naging score nila noon. And now,
proving to everyone na kaya nilang pumalag. It's been a while na nakita natin na umangat ang kanilang region. Tama. Sa mundo ng mga Canon MLBB tournaments. Last time na nakita ko sila na finals ay SEA Games pa sa Cambodia. Sobrang tagal na! Hindi pa yun part ng mga M-Series ha? Okay, so ano dito, kahit isa, ilan sa mga players at look at that, si Ogwe nakakuha na nila. At ito na nga, yata, SRG, kinukuha na rin dito yung Lord. At dahil kulang ang Falcon Safety Brand, walang contest, walang sisilip, panibagong kapit na naman sa pagdepensa. Ito na ata, Chantel. Mukhang disisit na nga yata. And now, the end is near. And so, ay, babe, huwag kang kakanta, Chantel, gabi na. Gabi na, usually pag kinakanta yung kantang yan, may nangyayaring trahedya. May nangyayaring trahedya. May statistics yung kantang yan. May statistics yung kantang yan. Okay, so kailan. Oh no, Kyle! Ang sakit na ng damage dito na si guys. Napakahirap, hindi na makakapag-cut na minion wave. Usually pag makaganta, ikakat mo na lang. Pero paano ka magka-cut kung pinipigilan kang mag-cut? Kaya ba nilang depensahan ito? Walang spam. May spam ba yung F-Cup? Meron, nasa Eve. Pero hanggang saan, hanggang kailan yung spam na magagawa dito ni Pew, ng idol ng mga kids? Ito na yung syncopation. Binabaratay doon. May hila na naman. Buhay lahat dito ha! Nakikita natin ngayon na meron na minuwas Yuri. Medyo malayo si Yam sa kanya makakakampi. Okay. Kaya doon din si Vlad TZ. Tapos sa Blades, kinamit na! Meron pang Winter Crown na dito! At para sa last pa kayo, Gwen! Blades, mula kayo dito si Kel ngayon! Bueno, ang kanyang pagsakay-sakay dito at magkuha! Ito na binabaratan dito si Nadia Tomka, boy! Biba si Stormy makakuha ng kill habang si Crown tatapusin na niya mag-isa ang laban buong mundo! Tingnan natin kung makakakaya nga ba! Pero walang minions! Actually, tatapusin ba ni Crown? Kailangan natin humingi. A moment of silence. A moment of silence. For the moment of truth. Kailangan natin mag-isip. Kailangan natin na. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, kailangan mo mag-isip. Umupo ka muna. Ikaw na nakatayo na nanonood. Oh. Sa smart TV mo. Ikaw na napigilan ng pagnguya. Napigilan ng pagnguya. Napigilan ng pag-inom. Nilok ka muna. Nagtatrabaho ka, tapos biglang nanood ka muna. Na MSC. Yung may mga deadline. Monday bukas. Tandaan mo. Oh. Ikaw na nanonood ngayon. Monday bukas. Yari ka sa visor mo pag napuyat ka. Pero okay lang. Kasi sulit ang laban. Sulit ang laban. Kailangan mong suportahan ang F-Cup kung Pinoy ka. Pero hindi na kasi masama ang galawan dito ng SRG. Talagang preparado sila dito. 7 games na siyang tili. Oo, tahimik lang. Pero grabe yung pinapakita nila dito. And sinabi natin napakakunat ni Kram. Meron pa yung immortality. At nakaabang ngayon ng mga players na Falco, Save Brain, kalahati yung buhay ng Lord. Hindi nila ibibigay Lord. Oo, parang hindi nila ibibigay Lord. Ipipilit yata kasi parang delikado. Ika lang makapag-set up lady dito sa Flap PC kung gusto na nila. Kalabanan. Final set. Final team fight na ba to, boss? Sasabihin ng caster. Kung sino man yung caster sasabihin. Is this the final team fight? It's gonna be the final Lord. Gaganon, gaganon na yung caster. English cast na kagaling sinasabi nila. Sa English cast ba yun? Oo. Ayun, nabukas ako sila. Ito na, real world manipulation. Ipiyo na, makaganda ng pwesto. Real world manipulation. This is Stormy. Nagkabaliwan na. Tignan natin. Selangor Red Giants!
for the first time in MLPP history. The redemption arc mula kay Arc. Finally, naging kampiyon ang Malaysia. Makita rin natin yung mga manlalaro na sila Innocent, sila Crown, sila si Kais. First time din nila at lahat sila sa mga gantong kalayo pagdating sa mga tournament. Pero pinatunayan nila na kahit gano'ng katagal na malakas ang Pilipinas, kami naman ngayong taon sa MSC. The Red Giants. Kapag pinangalanan mo ang sarili mong Red, meaning ikaw ang bida. At ito na ba ang bagong mga idea?